Ito na yung bagong power bank natin. So yung setup natin ngayon, pwede ng pang-ilaw habang nag-charge ng mobile phone at nag-setup pa ng sound system. Ayun, kung makikita nyo sa likod, meron tayong dalawang speaker. Tara, subukan natin to. Ayun, no? Kaway-kaway sa mga batang 90s dyan. Kung ang purpose mo ay pang bahay na power bank, solar powered, pwedeng-pwede ito para sa'yo. At bago tayo magpatuloy, big shoutout sa ating mga ka-DIY na walang sawang sumusuporta. Kay Villegas, Christ Followers, Dakili Daddy TV, Boys TV, Edward Porlahe, Just Do It Frank, Batang Pinoy Invention TV, Get Jan Baitan. Itong next video na isishare ko sa inyo ay isa sa mga request ng ating mga ka-DIY. Big shout out kay Mark Angelo Fernandez. Ang sabi niya, request naman po, gawa po kayo ng video na mas malakas yung watts ng lamp para pwedeng magamit sa pangbahay sa mga gusto makatipid sa kuryente. At nang dahil dyan, bigyan natin ng katuparan itong request ng ating ka-DIY na si Mark Angelo Fernandez. At sana ang videong ito ay makatulong sa mga ka-DIY pa nating nangangailangan ng ganitong klaseng project. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-assemble tayo ng medyo malakas na solar powered bank. Medyo malakas lang muna ha, kasi sa susunod may gagawin pa tayong mas malakas. Gagamit tayo ngayon ng apat na LiFePO4 batteries. Gagamit din tayo siyempre ng 4S BMS for LiFePO4. Ang primary na kailangan ng mga bahay-bahay natin ay siyempre mobile charging. Kaya gagamit tayo ng charging module. Ganon din siyempre ang voltage indicator para aware tayo sa karga ng baterya natin kung ito ba ay fully charged na or malulobat na. Tatlong DC socket, isa para sa charging or sa solar panel at dalawa naman para sa output. Dito tayo magsasaksak ng ilaw or kung anumang 12 volts appliances na pwedeng gamitin dito sa ating gagawing device. Siyempre, hindi mawawala ang power switch. Unang preparation natin ay ang battery pack. Ngayon, wala tayong magagamit na 32650 battery holder. Okay lang, dagdag gastos pa yan. Tape lang ang katapat nito, talo-talo na yan. Wala din tayong magagamit na tubbing wire. Ganon din ang bolt at nut kumpara sa mga ibang nakikita nyo na nagbibuild ng 32650 battery pack. Sa atin, hinang lang ang katapat niyan. So yan ang DIY. Diyan natin masasabing DIY pa more. Pero syempre, kung ikaw naman ay nakakaluag-luag sa buhay, mas maganda na rin kung magamit mo ang mga nabanggit ko kanina at yan ay dagdag forma din sa iyong setup. Pero syempre, itong setup natin ngayon ay walang forma-forma by purpose, kaya ito ay gagawin natin. Bago natin i-install sa casing, pwede muna nating i-check yung kanyang individual voltage. So itong pang-apat na cell or itong apat na grupo ng cell, meron siyang 12.93 volts. Pagdating naman dito sa pangatlo, meron siyang 9.71 volts. Dito sa pangalawa naman, meron siyang 6.46 volts. At dito sa unang cell, meron siyang 3.2 volts. So halos kung titingnan mo, hindi nagkakalayo yung voltages ng apat na cell natin. At ang next step na gagawin natin, i-coconnect na natin ang BMS sa ating battery pack. So paano ba ito ikakabit mga ka-DIY? Simple lang, sundan mo lang itong diagram na ito at matik na yan. Sa mga may experience gumamit ng BMS for 18650,
dito iba ang wiring. So pansinin yung mabuti ang diagram, kasi once na kayo nagkamali dito ay talagang mali na kayo. So ayun na nga, tingnan natin kung ilan ang output ng ating battery pack. At meron tayong 12.94 volts na kung saan ito ay halos hindi nalalayo o saktong eksakto dun sa voltahe kanina nung chinek natin yung apat na naka-series na battery. At ito na nga yung hitsura niya, no? So ano pang gagawin natin dito? I-casing na natin yan. Ang next step naman na gagawin natin ay installation tayo ng front panel accessories. Meron ditong dalawang DC socket para sa output. Sumunod ay itong power switch. Ganon din ang voltmeter. At ang last naman na i-install natin ay ang charging module. At ito na nga, ngayong naka-fix na silang lahat, wiring naman tayo. Let's do this! Dito sa wiring natin, mga ka-DIY, sundan nyo lang itong diagram na nasa screen at sure ball, walang ligaw. Basta tama ang inyong sinusundan. At ayan na nga oh, ano sa tingin nyo mga ka-DIY? Pwede na kaya ito? Ipamain ko na kaya ito? Ang next at last step natin ay isolder ang DC socket para sa solar panel. Pwede din kayo gumamit ng charger dito mga ka-DIY kung wala kayong solar panel na pang-charge dito sa ating mini power bank. So ayan, natapos din. Okay. Ayun, ayos. Gumana na yung ating USB port. Pwede nang mag-charge. Ganun lang kasimple. Okay. Itong likod naman, diyan tayo magsasaksak ng solar panel. Napakalinis tingnan, no? Yan. Di na natin kailangan ng marami kung ano-anong saksakan or di kaya ay pindutan dito. Isang power switch lang, isang pang-charge at saka voltmeter. Ayos na to. Pagdating naman dito sa likod, pwede magsaksak ng solar panel or di kaya charger. Ayos! So tara, testing natin to. Panibagong version ng power bank gamit ang 32650 battery. So ayan, makikita nyo naman dito 12 volts ang gagamitin natin dito. Walang kakaba-kaba, 12 watts na bulb ang gagamitin natin. Okay, unang subok, tingnan natin. Ayun no. Ay, nako, grabing liwanag naman itong 12 watts na to. Mukhang hindi na tayo makakatulog nito magdamag. Kung sa bahay lang ito gagamitin, sobrang liwanag nito. Ito lang pala kailangan. Lalo na dun sa mga bahay na nasa probinsya. Siyempre, pwedeng-pwede na rin dito mag-charge ng mobile phone. Tara, subok tayo mag-charge. Wala pang tornilyo ito sa likod kaya parang nabubunot pa. So, meron tayong 12.6 volts. Malakas na malakas. Ayan, subok tayo. At syempre, walang palya yan, gagana yan. 51% yung ating mobile phone. Ayos! Okay, meron na naman tayong bagong power bank. Sa mga ka-DIY natin na nakakapanood ng video na to, stay connected lang sa ating channel at darating ang oras na ito ay ipapamine natin. Ayan, nandito na naman tayo sa ating helipad at ite-testing natin yung bago nating power bank. So medyo makulimlim yung panahon ngayon. Tingnan natin. So ngayon naka-set up yung bago nating power bank dito sa 10 watts na solar panel. Ang reading niya, so yan, meron tayong 13.7 volts. Yun yung kanyang actual na na-harvest. Ang isa sa mga features pala na
na idagdag ko dito sa ating power bank. Na ito is hindi natin sinama dun sa ating diagram para hindi mas magmukhang komplikado. Ito, automatic na. So once na sinaksak mo yung mismong panel sa likod, automatic nang magkakaroon ng indicator dito sa harap. 13.7. So yung 13.7 na yan, automatic magdadrop yan. Once na tinaob mo yung panel, ayan, wala na tayong reading. Pero kapag tamaan yan ng sikat ng araw, ayan, so charging ulit tayo, 13.7. Siyempre, habang nag-charge, pwede rin gamitin yan. Ayan. Power on. Naka, once na pinower on mo yan, yung ating USB charging port at yung dalawang port natin sa ilaw or anumang appliances na pwedeng kabit niya dito, automatic naka-open na yan. Mukhang maganda yung performance nitong ating nabuo ngayon na DIY power bank. Pero syempre, bago natin i-end yung ating video, konting pasikat muna tayo. Angas naman ni ka-DIY, nagkaroon ng MT21. So maliban sa pang-ilaw, pang-charge, magsa-sound trip ka pa ngayon ha. Wait lang, set up muna natin itong wiring. Sure kaya itong tama yung polarity, baka umusap itong ating MT21 dito. Okay. Ayusin natin ito ng konti. Pipwesta natin sa taas. Pwedeng-pwede na itong pang-probinsya. May ilaw pa na habang nagsi-cellphone, nagsi-charge ng cellphone, sabay sound trip. Okay. Saksak natin yung phone. Sana gumana. Na pang ako ang kinakabahan dito sa ating bagong DIY. Okay. Ayos. Buhay na buhay. So, umilaw yung ating ilaw na charging. Okay, good. Charging sa phone natin. Open natin ang ating malupit na MT21. Mukhang tutunog na ito. Hanap tayo ng mga pang TikTok dyan. So, yan. Na-setup na natin. So, ito. Sana hindi ito copyrighted. Ay, walang iya. Ginaya niya yung ating main amplifier. Pwedeng-pwede na to. May pang-ilaw ka na. Habang nagsa-soundtrip ka, naka-charge pa yung cellphone mo. Lakas pa ng amplifier mo. Angas naman nito. Mukhang basag na yung tunog nito sa cellphone kung ganito kalakas. Okay. Pwede na tayo mag-relax nito. Ilapit natin para ma-identify ng mga na-DIY natin na ito yung tumutunog. Baba natin. So yan ba, ganun ka kunat yung nagawa nating amplifier, nagawa nating power bank. Multi-purpose itong power bank na 'to. Siguro sa mga susunod na linggo pwede ko na itong ipamain sa mga ka-DIY natin. Abang-abang lang. Stay connected mga ka-DIY. Ay, naku, mukhang copyrighted yung ating tugtog ngayon. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.